Joven, kailan ito nangyari at paano nagawa ang transaksyon na ito? Noong August 8, pumunta po siya dyan sa amin, sa barangay namin. Mm. Tapos, kilala din niya ng pinsan ko. Ikaw talagang nag-ano ka? Hog racer ang tawag noon. Talagang negosyo mo ito. Oo. Tapos, nagtiwala naman ako kasi kakilala din ng pinsan ko. Mm. Kinuha niya sa amin ng mahal. Mm. Yung bintahan ng baboy noon, nasa 130 lang, kinuha niya sa amin ng 170. Ang kilo. Oh, okay. Di, siyempre, binigay na din namin sa kanya. Oo. Tapos, pinangakuan niya ng isang linggo, babayaran. Mm. Mm. Kasi daw may delivery daw sa Monterrey. Okay. Dito sa Manila. Live weight ito ha, na tinatawag natin, na binigay mo sa kanya at 170 per kilo, samantalang ang going rate at that time ay 130 per kilo lang. Ma'am. Magkano na ba ngayon, kung ngayon yan? 100 lang doon sa amin. 100 lang. Oh. So ibig sabihin, magandang presyo talaga yung pagkuha sa kanila. So ito, hindi mo talaga siya kakilala. Hindi. Pero kakilala ng pinsan mo at ikaw ay nasa negosyo talaga na ito na pagpapalaki ng mga baboy tapos binibenta mo. Meron ka bang mga suki na pinagbebentahan nito? Hindi ma'am, first time ko lang yun mag-alaga ng baboy. O, pampatayo sige. Sana namin ng bahay ng asawa ko. Ilan lahat-lahat ba yung baboy mo sana? 11 lang 11. Ang kinuha niya. Pero ilan lahat ang nabenta? Yun talaga, 11 talaga. 11 din lang talaga. So sa makatuwid? Inubos ko, binigay ko ubos sa kanya. Magkano'ng mahigit kumulang ang puhunan mo dito? Magkano na ba ang biit na yun? Nasa 3.8 doon sa amin eh. 3.8 na? Oo, 3.8. Kung 3.8 ang isa, oh. Tapos ilang buwan mo ito na inalagaan? Apat na buwan. Sa apat na buwan na pag-aalaga, magkano ang konsumo? Siguro na mga nasa apat na sako. So magkano yun kung pesos? Magkano na gastos mo sa... mga sa pagkain. Siguro sa pag-aalaga. Nasa 8,000. So, ilagay na natin na 4,000 ang kada babo, ang kada biik, no? Opo. Tapos 11, so 44,000 plus 8,000, 52. So yung ano ko sana yun ma'am, para makabawi man lang sa ano, kasi sa mahal ng feeds ngayon. Yun na nga eh. Inutang mo pa siguro. Oh, inutang ko pa. Eh kung utang sari, may ano pa yan? May tubo pa yan. Pinabarangay na nga ako ma'am ng pinag-utangan ko ng ano eh, ng feeds. Kasi ako naman yung hindi nakabayad. Kasi hindi ka... Oh, eh, paano ngayon? May utang ka pa rin hanggang ngayon doon sa feeds? Oh, ma'am. Or nabayaran lang namin na sa bayad sa feeds. Felipe, magandang hapon sa'yo. Ang nandito ngayon, si Joven. Pero gusto namin marinig sa inyo, ano naman ang transaksyon sa inyo ni Beverly Gonzalez? 20 heads po yung kinuha sa akin worth 248,000. 20 heads? So yung, opo, ma'am. Okay. Yung nabayad niya is only 123 po. 123,000. 123. So may balance pa siya na 125. 25, yes. Oo. Tapos, kailan naman ang transaction na ito, Felipe? August 4, ma'am, 2022. So halos lahat kayo, Agosto niya kinuha. August 4. Yes, parang ganun. Kailan kanya nabayaran ng 123? Ano po yun, ma'am? Paunti-unti, ma'am. Ah, paunti-unti lang. Opo. Okay. Yung una is 50,000. Okay. Tapos 10,000. Tapos dalawang 20,000, ma'am. At saka isang inahin na worth 23,000 po. Okay. Regular ba na kumukuha sa inyo itong si Beverly? Hindi ma'am, first unang transaction namin. Pero nakabili kami ng biik sa kanya. So biik ang nabili niyo sa kanya, binayaran niyo. Bayad kayo doon sa biik o yes, ma'am. Ibawas sa pag-aalaga? Hindi, bayad talaga kayo doon sa biik. Bayad kami 'yun, ma'am. Binili namin po, ma'am. Okay. Bali apat at saka walo, 12 biik ang binili namin sa kanya, ma'am. Okay, ikaw Joven, bumili ka rin ng biik? Hindi. Sa kanya, hindi. Okay, Tatay Jose, kayo rin po ba ay nagbenta kay Beverly? Oo nga, ma'am. Oh, magkano naman? Ilan ang kinuha sa iyo? Ilang ulo? Ito, ma'am. Ilan ang inalagaan mo? Pero meron ka pa bang iba na nabenta sa ibang tao? Wala. Kanya lang, ma'am. Sa kanya lang ulit lahat. Magkano dapat ang ibabayad ni Beverly sa iyo? Wala, ma'am, kahit piso. Oh, pero magkano sana? 88,940, ma'am. Ni isang pusing, walang binayad sa iyo. Binigyan ako ng tatay niya. Oh. Tatlong biik na maliit. Yung pinapirma ako ni nanay niya, tag 35 ang isa. Kahit 2,000 niya, magbili kong ganyan ng biik niya.
Kinuha ko na lang. Ito, Shari, ang kausap natin ngayon at ang nagrereklamo, tatlo pa lang, ano? Pero mukhang hindi lang kayo. Meron pang marami iba. Marami kami, ma'am. Marami. Humigit ko mulang, Joven, ilan kami kayo? Nasa 23. 23 kayo. Oh. Kayo bang lahat ay nagkakita-kita na at nagkakilala na? Hindi pa. Hindi pero pa. Lahat kayo ay nakapagreklamo na sa barangay? Oh, o sa barangay nila. Sa barangay. Magandang hapon sa'yo, Emerson. Ah, yes, ma'am. Diyan sa barangay ay sinasabing marami na daw ang nagreklamo laban dito kay Beverly Gonzales. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beverly Gonzales Pagantala. Yun ang apelido niya. Okay. Sir, mga ilan? Ilan ang nagreklamo sa inyo? Parte sa baboy, parang 11. 11 person. Base lang sa record ba? Pero meron pang ibang reklamo rin? Previously, ma'am, mayroon. Mga minor case lang. Mga minor case. Anong minor case po yun? Mga pinagpuna ng pera na hindi nabayaran, kinuha ng hayop na hindi nabayaran, mga so, involving money, ma'am, involving money. Involving money. So, ibig sabihin, may record na talaga itong si Beverly dyan sa inyo? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Previously, base sa record. Base sa record. Humarap ba si Beverly dyan sa barangay? Kahit isa, hindi. Joven, ikaw, nakausap mo pa ba si Beverly? Hindi na, ma'am. Hindi na. Kailan ang huli mong pag-uusap sa kanya? Nung tipon-tipon na lahat para magreklamo sa barangay, doon hindi na namin si siya makontak. Hindi niyo na nakontak? Nakablock na ako sa number niya. Nako, so ibig sabihin, eto, Shari, mukhang nagtatago na. At hindi na rin daw umuwi sa bahay nila. Pero hinaharap kayo ng mga magulang niya? Oo. Diyos ko naman. Tapos ang mga magulang niya, inako ang... Sabi ng mga magulang niya, bahala na kayo kung anong gusto niyo gawin sa anak ko. Tatanggapin na lang namin. Ilang taon na ba itong si Beverly? Siguro mga nasa 35 guro. Actually, itong nakuha natin na picture sa kanya, mag-shot na ito, Shari, kasi may NBI case na siya. Ito bang kaso na ito? Ito ang kaso ninyo? Umabot na ba ito sa NBI o iba pa ito? Hindi, iba pa iba po pa yan, ma'am. Huli ko na nakita yan. Doon ako, nung nakita ko yan, doon ako nagduda. Sabi ko, wala na ito. Nako. Okay. Eto, so ibig sabihin ngayon, medyo kailangan PNP na ang kausap natin dito. Major? Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Yes, oo. Po. Umabot na po dito sa Wanted sa Radyo at idunog nila dito kay Senator Idol Rafi. Ito nga pong kaso ni Beverly Gonzales Paguntalan na mukhang may record na talaga sa pagkuha ng mga goods o di kaya mga hayop or pag-uutang ng pera na hindi nababayaran. Ano ang update dito, Major? Actually, ma'am, hindi na natin siya nalolocate. So, sa mga po, sa mga nautangan po niya at sa biktima po ni, ano, ni ng ating ano, suspect, ni Beverly Paguntalan, i-encourage po natin sila na pumunta sa station to file a complaint against the suspect. Okay. So, itong kayo, Joven, hindi pa kayo nakakapag-file? Nakapunta kami, ma'am, sa ano sa police station ng Barutak pero wala naman dong ano, aksyon. Oh, Major. Wala daw aksyon. Actually, sila nga po yung ano, nakapag-batter dito. Oh. Pero hindi po sila nag-file ng case against the suspect natin. So, in-encourage natin sila na immediately mag-file sila ng complaint. Ah, okay. So, Shari, dito natin sila ngayon kailangan matulungan na mag-file ng actual na kaso na para madagdagan na itong mga hinaharap ni Beverly Paguntalan at mag-issue na ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest, ano yan ha? Sa buong Pilipinas yan. Baka meron, kasi ako, duda ko, wala na yan si Beverly dyan sa Iloilo eh. Ano sa palagay nyo? Meron ba kayong huling balita kung nasaan siya? Nung huling punta ko sa kanila, sabi niya sa akin, hindi ko kayo pagtataguan. Oh. Babayaran ko kayong lahat. Mm. Tapos, pinagbantaan niya pa ako, nakakasuhan niya ako ng cyber libel at saka... Siya pa ang may gana na mag-cash. Bakit daw? Dahil naniningil ka? Oo, dahil naniningil ako at illegal harassment daw dahil pumupunta ako doon sa bahay nila at pinipilit ko na magbayad si tatay niya. Ako pa daw yung kakasuhan niya ng ganyan. Emerson, yun bang mga magulang ni Beverly ay humarap sa barangay? At hindi, nakipag... ma'am. Hindi? Hindi, humarap, ma'am. Kasi ang sabi nila, si Beverly ay at the legal aid at may office yan, independent mind, independent
Sabagay. Hindi na sila mag-alaman. Tama rin sila. Hindi naman nila yun mahanap. Eh. Oh, tama rin sila dun. Kasi 18 years old yung bag na kuno si girl eh. Mm. Eh, may sariling isip na yan at decision sa buhay. Mm. Yan ang ibang pag-isa. So, ibig sabihin, walang kinalaman ng pamilya dun sa negosyo. Kasi ang gusto ko sanang ma-establish or malaman kung ang pamilya ba nila ay may kinalaman doon sa negosyo. Kapag alam ko, may kinalaman, pero sabi na nila, hindi na sila magpaalam sa kaso eh. Meron talaga, ma'am, may kinalaman talaga kasi sila yung nagtatago ng kinukuha na baboy ni Beverly. Yes, may nalaman. Doon may kinalaman nila, sila, di ba? Si tatay niya at sinanay niya, sila yung bumabantay ng mga baboy na kinukuha ni Beverly. Oh, kasi malapit ang talaga kami ba malapit? Oh, kasi ang meron ba kayong pinanghawakan ng mga dokumento na tinanggap yung baboy, may sulat ba? Ito may po, mga ma'am. Ano ba? Oh. Sino ang mga pum nakapirma dito? Yung sa kay ano ma'am yung dala ko po diyan ma'am yung ebidensya ni Jose Belgara na nagkapirmahan po sila diyan. Sa barangay ito. O sa mga barangay niyan ma'am sa lahat niya ng complainant. Oh, ito, meron pa siyang utang kay Yolanda Artilla, 32,640. Kay Felipe Leonivas, 188,750. Kay Luisa Leonovas, 53,000. Sa'yo, Joven, bakit 98,000 lang nakalagay dito? Nakabayad na po siya yan, ma'am. Nang 10,000? 15. Nang 15? Oo. Oh. Okay. Pero kulang pa rin. At saka parang, anong sabi? Saan daw napunta ang pera? Yun naman ang gusto kong malaman din. Iwan ko. Nagtanong-tanong din kami sa kanila, ma'am. Sugar roll daw yan. Nako. Na marami daw nakakita na pumupunta sa may patayan. Marami daw pera na nagbabangka ng, ano, ng pusoy. Pusoy dos. Pusoy bahig. Pusoy bahig ang tawag sa inyo. Sa Bisaya, chikacha, ang tawag dyan. Kung may kinalaman ba ang mga magulang? Kasi kung negosyo ito ng pamilya, hindi naman si Beverly lang ang pwede nating habulin. Kung mapapatunayan na ang mga magulang o kapatid o kung sino pa man ang iba pa na may kinalaman. Nung una kasi ma'am, pumunta kami sa kanila, yung plano ko sana, babawiin ko na lang yung baboy. Mm-mm. Pero hindi kami papasukin ng magulang niya sa loob. Pero nandun lahat pa ng baboy. Hindi nila kami pinapasok. O yun pala eh. So, ibig sabihin, may kinalaman sila sa operations. Di ba? Nung operations ito, ang tinitingnan ko siya. Nung hindi pa dyan makauwi si Beverly, gabi dyan umuwi, hindi nagsasabi yung magulang niya. Tinatago nila, harboring. Ay, nako. Bakit ba hindi nauubos ang mga taong nang-iisa sa mga naghahanap buhay at pinagpapawisan? Hello, Tatay Ray. O, ang wanted po ngayon ay si Beverly, yung anak ninyo. Nasaan po ba siya? Hindi ko po alam, ma'am. Kailan niyo huling nakausap? September pa siguro to. September pa? Kayo ba ang nag-alaga o nasa inyo ba yung ibang mga baboy daw talaga na kinuha ni Beverly? Wala eh. Bakit po nagkaganyan si Beverly? Hindi ko po alam, ma'am. Ilan po ba ang anak niyo, Tay? Si Beverly lang? Apat lahat, pero namatay na ang isa. Na-disgrasya to. Na-disgrasya. Si Beverly ba may asawa? Wala. Saan umuwi si Beverly? Sa inyo? Noon. Ano, nung 19... Ano pa to? Dito pa siya. Oh, nandyan pa siya nung 2022. Kasi yung mga baboy, dyan niya kinuha sa inyo eh, di ba? Nung Pasko, nakabalita ba kayo? Nag-Merry Christmas ba si Beverly sa inyo nung Pasko? Wala. Nung Pasko, wala agad ako, Juan. Wala agad ko komunikasyon na sa iya. Hindi na... Hindi ko gani. Wala three things. Hindi ko alam. Anong style ni Beverly, Joven? Magaling siyang makipag-usap, magaling siyang mag-sales talk yan. Paano? Na puro paasa. Puro paasa. Oh. Unang-una, ang style niya, mas mataas ang bili niya kesa sa kung ano ang bentahan sa merkado. Oh. Di ba? So kung tapos, ang baboy... May style siya na kunyari sa katabi ng kukunan niya, may marami siyang makukuha. Kukuha siya ng isa sa katabi, babayaran niya agad yan. Tapos, itinahin niya naman yung kabila. Yung kabila. Para umasa na, nabayaran niya yung kay, yung kay Shari. Yung mga baboy ni Shari, nabayaran niya. Kukuha ngayon siya kay Attorney Aina. Ganon. Pero hindi na niya ako babayaran. Ganon. Parang maglalagay, para lang may record siya, Shari, na maganda kunwari mag-transaksyon. Oh. Yung pinsan na kakilala di umano
ni Beverly. Sabi mo may kakilala ng pinsan mo. Oh, nakakilala yun kasi manggagamot yung pinsan ko. Nakapagamot doon si Beverly, yung kapatid ni Beverly. Nakapagamot doon sa kanya. Manggagamot ng mga hayop o ng hindi, tao? Ng tao. Veterinarian. Albularyo. Nakapagamot doon yun, ma'am, yung kapatid ni Beverly. Kaya oh. Doon sila nagkakilala. Naku, baka nagkunwa-kunwarian lang yun may sakit para makahanap ng maraming magtitiwala sa kanya. Iwan ko lang kasi baka sa pamilya na nila yun na lahat manluluko. Bakit mo naman nasabi na lahat manluloko? Nakikinig si tatay ngayon? Eh, kasi si tatay niya, pinaasa niya din ako na yung isang inahin na baboy, ibabayad niya sa akin, tapos binigay niya sa iba. Kanino niya binigay? Sa ibang pinagkautangan? O, sa ibang pinagkautangan. Naunahan ka? O. Naunahan kang kumuha. Eh ngayon, meron pa bang ibibigay si tatay o wala na? Iwan ko, wala na siguro. Ubos na siguro pamigay sa iba. Major, matutulungan naman natin sila, no? Para maisampa ang kaso? Yes po, ma'am. Definitely. Oo. Kahit mga siguro, hindi naman kailangan na lahat sila agad-agad ang makakapunta dyan. Basta siguro, kasi baka depende sa amount, estafa ito eh. Kasi may kinuha na goods. Kaya po, ma'am, lumapit ako dito sa inyo para matulungan nyo po ako na kasi pag kami po ang nagsampa ng kaso, wala kaming gastusin. Yung pamasahe ko nga po, ma'am, ambag-ambag lang namin ng magkakapatid na makapunta ko dito. O yun naman, huwag kang mag-alala kasi pag umabot na kayo dito sa Wanted sa Radyo, talaga naman, Shari, di ba, si Senator Rafi, all out naman ang support, lalo na sa mga ganitong klase na pinaghirapan eh. Pwede naman namin, sir, sagutin yung pauwi niyo po ng Iloilo. Huwag po kayo mag-alala, sir. Pero pwede na rin natin itong ilapit, Attorney Ayana, kay Major para makuhanan na po ng salaysay. Yes. Nag-commit naman na si Major Reagan Orina na pagka... Kasi ang nandoon lang siguro, ang I am assuming ha, na ang nandoon lang sa blotter ng police, parang incident report lang. Oh. Meron kasing ganun. May proseso kasi ito eh. So yung nandoon pa lang, parang incident report pa lang, matutulungan kayo ni Major Reagan Orina para umabot talaga at masampa ito sa korte. Ang kailangan lang ay itong lahat ng mga dokumento na magpapatunay doon sa transaksyon. Okay? Tapos siguro magdagdag na rin tayo doon sa mga salaysay ninyo, si Major si Police Major Reagan Orina makakatulong rin, or kahit siguro tayo, Shari, sa staff natin para kumpleto yung salaysay, pati kung ano yung partisipasyon ng mga iba pang kaanak. Kung yung tatay, yung nanay, I mean, ayoko sana, no, Shari? Kasi, syempre, medyo matanda na rin si tatay, ganun. Pero kung meron kasing responsibilidad rin sila, dapat rin naman nila talagang harapin. At saka, ewan ko lang, Beverly, makonsyensya ka na pati yung mga magulang mo, nadadamay sa kalukuhan mo. Di ba? Pinupunta yan, gaya ngayon. At yun, pinapuntahan lang po natin sa barangay si Tatay Reynato. At napaka aksyonista naman rin ni barangay secretary natin na si Emerson. Ito po ang itsura ni Beverly Paguntalan. Okay? Kilala rin sa pangalang Beverly Gonzalez. Baka kasi iba-ibang mga pangalan ang gamitin niya. Wala siyang asawa. Ayon sa ano? Oo. Hindi natin sure. Baka may kinakasama o kung ano. Pero ito si Beverly Paguntalan. Pinaghahanap ngayon sa Iloilo. Buong Iloilo. Kasi baka hindi lang sa Barotac ito nakabiktima. Baka palipat-lipat na nga lang yun at hindi ngayon eh. Yes. Opo. Oo. Sabi niya sa akin, ma'am, sabi niya, hindi niyo ako madadali na dali-dali kasi may kapit daw siya na pulis. Oh. At saka sinabihan niya pa ako na kahit saan korte, lalabanan niya daw ako kasi marami siyang kakilalang attorney. May attorney daw sila sa ginakunan ng baboy. Saan ba niya dinala daw yung baboy? Tinanong niyo ba sa Monterrey kung talagang... Hindi po. Sa Monterrey daw yung ano niya, yung delivery niya. O, hindi naman pala? Hindi naman siguro. Saan daw? Meron ba kayo? Na-trace ba ninyo kung nasaan ang baboy? Kasi nagtanong-tanong ako doon sa kanila, doon sa may housing ng nanay niya, tatay niya. Mm-mm. Nagpapaihaw daw yun at binibinta ng mura. So talagang ano, may kalokohan. Tapos pero ang nag-iihaw, yung mga magulang niya? Hindi, yung baka may mag-iihaw siya. May mag-iihaw rin. O kasi hindi naman kasi pwede, Shari, na basta doon sa bahay. May abatwa eh. May mga proseso rin ito eh. May tinatatakan pa nga yan eh. Opo. May meat inspection na kailangan magamat. Pero ganun pa man, nawawala po o nagtatago itong si Beverly Gonzalez Paguntalan. Ayan po, mga ka-idol natin. Maniwagan po kayo kay Beverly. Sabi ko sa'yo,
babayaran mo lang ako, wala na tayong problema, pero wala eh. Ayaw mo talagang magbayad. Gusto mo kasi umabot pa kung saan saan. Kung binayaran mo lang sana ako, okay na sa akin yun. Kasi pampatayo ko ng bahay yun sana eh. Ngayon wala kaming bahay mag-asawa. Uuwi na yung asawa ko galing Kuwait, wala pa kaming bahay. Ay nako. So ang pinuhunan pa pala, OFW ang misis mo, umaasa na yung pera na pinapadala niya, napunta sa pag-aalaga ng mga baboy, at meron sana kayong kikitain. Diyos ko, Beverly, ang dami mong pinwarisyo na buhay dito. Makonsyensya ka naman. Kasi marami daw siyang kakilala mga polis. Major Reagan, kilala mo ba si Beverly? Ma'am, hindi ko po kilala yan. Hindi. O, ayan na. Nagyayabang siya na marami daw siyang kakilala. Baka may mga pangalan na nakatrabaho binabanggit. Niyan kasi, ma'am, sa ano, nakatrabaho na... Nagkatrabaho niyan kasi noon sa ano, sa munisipyo. Munisipyo sa Barutak. Oh. At naging ano din niyan ng sa isa naging reporter ng ano ng radyo doon sa Iloilo. Ah, okay. Anong di i-report din natin ito? Sir, sasagutin na lang po namin yung pauwi niyo po ng Iloilo at i-coordinate na pa na coordinated naman na din po ito kay COP, kay Major Orina. Okay. Papatulungan po namin kayo and then ipa-flash po namin sa screen yung pagmumukha po ni Beverly na marami pong nabiktima. At kapag nagkaroon po kami ng feedback, agad po namin ipapagbigay alam po kay Major Arena. Okay, sir? Salamat po, sir. Magandang hapon po. Kausapin po kayo ng mga staff. Salamat, namin. Joven, ha?